Pikon na ang mga Pilipinong pansamantalang nagkakampo ngayon sa tent city sa Jeddah, Saudi Arabia. Tanong nila, bakit ngayon lang daw sila tinutulungan ng ating konsulado roon? Tila napakabagal din daw ng pagkinos ng gobyerno para sila'y mapauwi. Samantala, bukod sa Saudi at Singapore, nanganganib ding mawalan ng trabaho ang mga OFW sa Bahamas. Live mula sa Quezon City, my report, si Joseph Morong. Joseph? Jessica, mukhang hindi lamang yung Saudi, yun ang naghihigpit dun sa kanila mga foreign workers. Nabanggit mo yung Singapore, meron silang Singapore station na pinakahuli, yung Bahamianization ng bansang Bahamas, kung saan makaka-apekto niyan, maapektuhan yan ang tinatayang mga 1,000 nating mga kababayan. At sabi ng ating mga pamahalaan, kampante pa rin naman daw sila sa kalidad ng ating mga foreign workers sa kabila ng mga yan. Hindi po kami alis dito, sama-sama ko kami dito. Sa consulate ng Pilipinas sa Jeddah, Saudi Arabia, tila punong-puno na ang mga OFW naninirahan sa tent city sa kanilang sitwasyon. Napagbuntunan tuloy nila ng galit ang ilang empleyado ng konsulado na nag-alok ng pansamantalang tirahan para sa mga bata at babae. Bakit ngayon lang po kayo nagsabi na kung pwede yung mga may anak o may sakit, pwede nang palipat? Pinapalipat namin sila mas maayos na lugar kasi umiinit na po yung panahon. Maayos daw ang pasilidad ng mga kwartong nilalaan nila at nahihahalin tulad sa mga hotel room, malayong malayo sa mainit na mga tolda. Pero hinaing ng mga OFW bakit ngayon lamang daw sila inalok ng tulong. Mabagal din daw ang aksyon sa kanilang mga hinaing, kabilang na ang makauwi na sa Pilipinas. Excuse me po, sir. Yes, ma'am. Handa kayong tumulong. Ba't kailangan namin magbayad ng ticket? Okay. Yung pong ticket? Kaya kami nandito kasi wala kaming pera. Wala opo, opo. Tama po yun. Yung pong ticket, hindi pa po natin alam kung babayad kayo ng ticket o hindi. Pero ang pinaka-importante po muna, yung maklear sa Saudi government. May proseso rin po tayo. Hindi man lamang daw sila pinapagamit ng palikuran sa loob ng konsulado. Ngayon lang po kasi inayos pa po natin, hindi po basta-basta pwede tayong pumasok sa consulate. Meron po rin tayong mga ibang mga inaasikaso. Nakipagpulong na ang DFA sa gobyerno ng Saudi kaugnay ng pag-waive ng ilang requirements para sa mga kababayan nating nasa Jeddah. Pero hanggang ngayon, wala pa rin sagot dito ang Saudi government. Sa San Fernando, Pampanga, hinagisa naman ng langis ng mga nagpoprotesta ang opisina ng DFA. Protesta na nito sa anila'y mabagal na pag-aksyon ng gobyerno sa sitwasyon ng mga OFW sa Saudi. Sabi ng DOLE dito sa Pilipinas, July 6, mapapaso ang palugit na ibinigay ng Saudi government sa mga Pinoy worker. Ibig sabihin sa petsang yan, ipapatubad na ulit ng Saudi ang pulisiya nitong Saudization. Sir, sabi ng DOLE, problema dapat ng mga employer ng mga Pinoy workers ang bagong pulisiya. Hindi naman daw ibig sabihin na tatanggalin lahat ng mga Pilipinong manggagawa roon. Pag nakakarinig ng Saudization, akala mo ay itatapon na ang lahat ng mga manggagawang foreigner doon, no? Hindi totoo yan. Ang Saudization ay isang programa ng Saudi upang maibsan ang kanilang sariling unemployment. Pinagsasabihang mag-hire naman kayo ng mas maraming Saudi. Pero hindi nangangahulugan na hindi nakukuha ng manggagawang dayuhan ang Saudi Arabia. Kaya hanggat may oras pa raw, asikasuhin na agad ang status nila sa Saudi. Ang ipinangangamba doon ay kung yung mga nasa red at saka yellow band na mga kumpanya ay hindi mag-comply sa nationalization, hindi kumuha ng maraming Saudi, at yung ratio ng foreign worker and Saudi worker ay hindi makatupad doon sa pangangailangan itinatadhana ng Saudization policy. May in-upload na frequently asked questions ang DOLE sa kanilang website, pero hindi ang Saudi lamang ang tila naghihigpit sa mga foreign worker. Ang Singapore, napabalitang nililimitahan ng Singapore Ministry of Manpower ang pagkuha ng mga dayuhang manggagawa. Aminado ang Department of Foreign Affairs na maraming bansa na nga ang inuunang bigyan ng trabaho ang kanilang mga nationals kaysa sa mga banyaga. It appears that is a trend nowadays because of the problems with the economy.
Ang pinakahuli ang bansang Bahamas na balak ibigay ang mga trabaho ng mga foreign worker tulad ng mga Pinoy sa mga Bahamian na walang trabaho. Sa isang statement, sinabi ng Philippine Embassy sa Washington na may jurisdiction sa Bahamas na inaasahang 1,000 mga kababayan natin ang tatamaan ng pulisiyang ito tulad ng mga housekeepers, cooks, hotel employees at medical workers. Humingi na raw ang Pilipinas ng konsiderasyon sa gobyerno ng Bahamas. We are hoping that would give time to our workers to stay and work there because we also need to plan what will be the next step that our workers will undertake. Jessica, kung magkakaipitan naman daw at kailangan talagang pawiin yung ating mga Pilipinong manggagawa, ay meron namang nakahanda na reintegration program ang ating pamahalaan para sa kanila. Pauutangin sila ng puhunan para makapagsimula ng kanilang mga negosyo dito sa Pilipinas, Jessica. Okay, ang pagkakatanda ko dyan sa Saudi Arabia, yung sitwasyon ng ating mga kababayan doon, Joseph, bago nagtayo ng tent city sa labas ng ating konsulada roon, no? Eh, dati meron din mga nakatira doon sa ilalim ng tulay, sa tabi ng kalsada. Mukhang matagal ng problema ito eh. Ang nabanggit niya sa atin, no, ni Director Nikon, no, at binabanggit nga rin niya yung situation na yan. Nagiging kasing problema ng ating ibang mga kababayan doon ay di ba pupunta sila doon, hawak sila, nakatali sila sa ibang sponsor. Ngayon, ang mangyayari, pagka nakarating na sila doon, may pinipili na lumipat sa iba. So, nagkakaroon ng dalawang klase ng violation, either labor code, labor law violation, or immigration violation. So, medyo komplikado yung kinakaharap natin mga problema ng ating mga kababayan. Okay, at siguro dapat din natin maintindihan na hindi simple ang proseso ng pagpapauwi sa mga nagkaproblemang kababayan natin. No? Hindi katulad kasi ng ibang bansa na pag nagkaproblema, makabigyan ka ng pamasahe, makakauwi ka na. Sa Saudi, and I understand, even in some parts of the Middle East, kailangan may exit visa ka, kailangan bayaran yung kung sino man, yung nagpamasahe sa'yo, etc. Yan yung nire-refer niyo po siguro, yung no objection na certificate, no, galing sa sponsor. Yes. At pagka nakakuha ka pa niyan, kung bibigyan ka, no, pag binigyan ka niyan ng no objection certificate galing dun sa sponsor mo, yun yung unang pinagtrabahuan, wala kang problema. Ngayon, kung pumalag yan, ay kailangan mo na ng intervention ng ating embahada. At ang sinasabi nga sa atin itong si ASEC Raul Hernandez dito sa situation dun sa Jeddah, no, ay hinihingi nila ngayon sa gobyerno ng Saudi na baka pwedeng, dalawa kasing requirement, no, yung no objection at saka yung mga fines. Kung pwede daw i-waive yung dalawa na yon, ay baka mas mapabilis yung pagpapauwi ng ating mga kababayan na gusto nang umuwi sa Pilipinas. Okay, at saka alam ko rin, pagka birthday yata nung kanilang hari o pag mga special na okasyon, may nagbibigay ng amnestia. In the meantime, kailangan talagang tulungan yung mga kababayan natin na nakatira dyan sa mga tent. Kasi nakikita natin may mga bata eh. Correct. Okay, kanina dun sa soundbite, no, ang sila, parang nandun sila sa tent tapos wala na silang pera because they're not working. No? Meron tayong nakakausap sa Facebook, sa social media na yung nanay niya, hindi na nalang makunta kasi hindi yata makabili ng load kasi hindi natatakot ang lumabas dun sa tent city. Ngayon, ang sabi ng Dole, no, kung halimbawa yung sa repatriation, yung pagpapauwi, dapat daw ay sagot yan ng sponsor. So dapat makontakt yung sponsor, magpatulong na sa ating embahada kung paano mahanap yung sponsor. May means naman yan, government to government, para mabigyan na sila ng mga necessary papers at mabigyan ng ticket para mapauwi. Ilan ba ang tansyang mga OFW na nakatira ngayon dyan sa mga tent city na yan, Joseph? Ma'am, unfortunately, wala pa akong detalye ngayon kung ilan yan, no? But I think they're going for 2 weeks na nandyan sila. At yung mga nakakausap ng ating stringer doon ay ayaw nga nilang bumalik na sa kanilang mga pinagtrabahuan at gusto na lamang na umuwi sa Pilipinas. Pero ang sabi ng ating DFA ay hindi naman ganun kadali kasi may mga paperworks pa na kailangang intindihan, Jessica. Okay, maraming salamat, Joseph Morong.